Harit batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Dalawang araw na lamang po. Dalawang araw na lamang at atin ang ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ngayong umaga, maaga na rin natin siyang batiin, bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? At hindi ko alam kung ilan sa inyo dito ang nakapagbukas na ng regalo at nakakuha na ho ng bonus. No? Para bang ilang araw na ang nagdadaan o linggo, grabe ang traffic. No? Talagang pag nakita nyo ang mga tao sa mall, sino magsasabing naghihirap ang Pilipinas? Napakaraming tao. Parang ang mga, well, ang Pilipino siguro hindi man mayaman, sadyang gusto lang niyang may naibibigay. Totoo yan. Naalala ko nung ako ay bata at yung iba kong mga pinsan, mga kalaro sa lugar namin, pag magpapasko, hindi lang naman po kami nangangaruling noon. Hindi ko alam kung ganyan pa rin ang mga bata ngayon. Yung bang bibili ka ng kung ano-ano sa tindahan, babalutin mo pati yung mga gamit nyo sa bahay para lang maibigay ka sa December 24 pag nagbukasan ng regalo. At pagbukas, nakita nung nanay mo, suklay niya yung binalot mo. Basta may maibigay ka lang. Sana wag mawala sa puso nating mga Pilipino yan. Marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok. Marami pa rin kahirapan. Tanggapin natin ang katotohanan. Marami pa rin iba't ibang uri ng kahirapan sa bansang ito. Noong
Webes, nag-Christmas party yung ating mga inaalagaan na mga street dwellers, yung ating feeding program. Bukod dun sa naunang nagbigay sa kalagitnaan ng Christmas party, alam nyo ho, may dalawa sa kanila lumapit sa akin. Yung isa, regalo. Pero alam mong recycled lang yung pinambalot niya. Hindi ko pa binubuksan. Yung isa naman, aba, hindi nagpatalo. Envelope ang binigay sa akin. Envelope. Hindi nga lang nilagyan ng scotch tape, kaya nahulog tuloy yung laman. 25 piso. Mga kapatid, ngayong Pasko, ito sana ang gisingin ng Diyos sa atin. Ito sana ang buhayin ng Diyos sa atin. Ang kakayahan pa rin nating maghangad na makapagbigay at hindi lang kumabig ng kumabig. At hindi lang humingi ng humingi. At hindi lang tumanggap ng tumanggap. Yan ay bahagi ng pagkatao natin. Kasunod ng ating buhay na tinanggap sa mundong ito ay ang pangalang ibinigay sa atin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pagbibigay ng pangalan kay Juan. Naging kontrobersyal. Sapagkat hindi kagaya ng nakagawian na. Nung panahon ni Juan, binibigay ang pangalan ng bata ayon sa pangalan ng kanyang mga kamag-anak din. Kaya meron na nung junior, the third, the fourth. Kaya laking gulat nila nang tinanong anong pangalan ng ibibigay. Ang sabi ni Elizabeth, Juan. Nagtaka ang mga, well, pakialam merong mga kapitbahay at mga kamag-anak na hanggang ngayon meron din ganyan. Ha? Nakiatin ang ngalan ng party, pinakialaman pa yung kulay ng iyong mantel, pinakialaman pa yung niluto mo. Walang ganyang pangalan sa pamilya nyo. Kaya tinanong ang asawa, si Zacarias, na hindi nakakapagsalita pa dahil hindi naniwala sa Diyos kaagad. Anong pangalan? Juan ang kanyang pangalan. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos. Pangalang may dignidad, may karangalan. Lahat tayo isinilang hindi lamang po ng may kasalanang minana. Tandaan natin, nilikha tayong kawangis ng Diyos. Isinilang tayong may karangalan, may dignidad. Kaya nga pa nagbibigay ng pangalan, hindi lang pinag-iisipan, pinagdadasalang mabuti. Pag tinanong natin ang mga nakatatanda, saan kinukuha ang pangalan ng mga bata noon? Kalendaryo, sa mga santo, sa Biblia. Ngayon, nagugulat kami mga pare, pag nagbibinyag kami, kung saan-saan kinukuha ang pangalan. Kung ano-anong pinagsasamang pangalan. May isang pare nagbinyag. Sabi ng pare, anong pangalan ng bata? Pretty nice. Wow. Pretty na nice pa. Sabi ng pare, ano ho bang apelido ninyo? Kagandahan. Aba, talagang nilahat nyo na. Pretty na nice pa, kagandahan pa. Lagi nating tatandaan ang sinasabi ng magulang natin, anak, hindi tayo mayaman, pero wag mong sisirain ang ating pangalan. Hindi tayo mayaman, pero aalagaan mo ang pangalan natin. Your name is your identity and dignity. Ang unang tinanggap natin sa mundo, kasunod ng ating buhay, ay ang iyong pangalan. At ang huling iiwan mo sa mundo ay iyong pangalan na kaukit na. Sa pagkapatuloy ng misa natin, may 2 araw pa tayo bago magpasko. Ibigay natin sa Diyos, ibigay natin sa Panginoon ang isang buhay, ang isang pangalan
na may dignidad pa rin, na may karangalan pa rin. At hindi masusukat sa kung gaano karami na ang ating nakuha at kalaki ang ating naibigay para magkaroon tayo ng karangalan. Araw-araw, sana hindi lang ngayong Kapaskuhan, ingatan natin ang ating pangalan sa pamamagitan ng pagsisikap natin na mabuhay at gumawa sa kabutihan. Amen.